guys, welcome back dito sa aking YouTube channel, Single Parent Lifestyle. Ngayon, dito ako sa aking Sari-Sari store, ano. So, kung mapapansin nyo nga, may laman na tayo. Okay, so merong may naawa sa atin, so may ganun, ano. May nag-donate. Okay, so, hindi, ganito yun. Ang ginawa natin, di ba, kasi meron pa naman siyang laman, konti. So, yun yung mga kinikita dito, niro-roll ko lang para medyo makabawi at medyo makabayad-bayad din tayo sa ating mga kailangan bayaran. Siyempre, pag nasa sari-sari store, dami nating mga expenses na kailangan nating, okay, dami nating expenses na kailangan nating bayaran kasi medyo maano yung ilaw ako sa, ano, liwanag. So, sobrang init, kaya ang ginawa ko is naligo ako. Okay, so gusto ko lang guys i-share, kwento ko lang. Thanks God, dahil siyempre, bye to Diyos sa atin. Kahit pa paano, may laman na yung ating sari-sari store. So, namili ako kahapon, ayan. So, napamili ko kahapon is itong isang crucibo na to, worth ang, ito is 18,894, so 18,900 na, no? So, yan. Tapos, ito namang isa, kasi nga pinag-chap-chap, ay, ba to? Wala yung isang resibo ko. Ito, so, sabihin, dalawang cashier ang pinilahan ko kahapon kasi nagmamadali at medyo pasan, ano, medyo late na ako kasi dumating sa pinagkukunan ko. Kaya dalawang cashier, lahat ng yung pushcart ko. So, ang pushcart ko is nasa walong pushcart ako kahapon. Ito yung isa. So, ito medyo maliit. Ito yung maliit kasi nasa 16,217. Yung isa is 18. Kulang ko lang 19,000 tapos ito. Okay. Ba? Of course. And I am thankful dahil ano po? Yeah, tube eyes. Okay. So, ito. Medyo makakatutol, ano? Paano ako nagkaroon ng ganong kalaking pera, diba? Ang mga last video ko is kunti ng laman ng aking tindahan. So, kahit pa paano, nagkaroon ng laman. Dahil, of course, sa ating isang friend na negosyante din, na of course, parang ituring kong mentor kasi siya na talaga yung nagsasabi sa akin na dapat ganito. Talagang friend ko siya. Nasasabi ko kahit na ganyan, medyo kahit talaga mo, successful sa mga business niya. Pero, hindi siya nagwabago. Okay, mabait silang mag-asawa sa akin. Kaya, ayoko rin sirain. Ngayon naman, ito nga, nung nakita niya na wala nang laman yung tindahan ko, talagang, nag-offer din siya ng help. Makatulong siya. Kasi nga, syempre, naawa sa akin yung silang ng mag-asawa. Okay, so, shout out lang, of course, kay Ma'am Shiluchi Vlog. Thank you, Ma'am Shi, sa pagtulong. At kahit pa paano, meron naman akong napapaikot. So, financial talaga ang tulong ni Madam. Ano? So, thank you. At, of course, ayoko sirain yung tiwala na yun sa akin ni Madam para daw makaahon din naman ako talaga. Kasi ang hirap po. Tulad sa, of course, meron ka namang kita, pero hindi sapat, no? So, maganda talaga kapag ka malaki or malakas kahit paano tindahan mo kung maraming laman. Kasi kung kukunti lang laman, hindi mo talaga kayang ipaikot. So, yun yung nangyari. Kaya nakapamilya ko. Okay. Ayan, then, maasikaso ko din. Ang priority ko ngayon is payan yung, syempre, yung bills namin. Kasi paano ko mag-operate ng ano, bills ko. Yun naman. Tapos, naka, ayusin ko yung BIR ko tomorrow. Kasi, meron din akong babayaran dun sa, ano, nag-aasikaso. So, at least, medyo maibsa na yung problema natin. At mapapaikot din natin ito. Ano. So, mamaya-maya nga pala, pupunta na ako ng kadiwa, doon ako namimili kasi ng bigas, tsaka ibang ano. And of course, meron din akong mga frozen from Food Crafters na ano, kasi ang sarap ng shumay ng Food Crafters. Kasi yun talaga ang sadya ko. Pero, yun, marami pa palang products ng Food Crafters na talagang mga gamit ng mga nanay sa mga pambaon sa mga anak nila. So, yung napakasarap na mga frozen products ng ano, ng Food Crafters. Kaya meron din tayong stocks nun. Kaya sa share ko lang sa inyo yan, ano, na meron tayo. So, ang ano natin, bilang isang nag-uumpisa pala ulit, or kahit sabi natin matagal ka na, alam naman natin na kung ano yung mga fast moving items sa ating tindahan. So, yun ang tinututukan natin na mabili. Kasi, kailangan natin ma-roll agad yung pera. Okay, sandali. Ano yan? Nabuyo?
Okay, so, yun, diba? Ito paano, dami na rin bumili ulit. So, kagabi, overtime kami ng anak ko mag-display dito sa tindahan. And then, yun, kahit paano, kasi gabi na ako dumating, 8 o'clock na. So, nag-display, sabay bukas, napabili-bili, o, diba? Kahit paano, meron sa gabi na, meron na akong sales na 800. So, hindi na masama. Okay, so, ganito na naman ang bagong style ko. So, mapapansin niyo before, iba iba ang ginagawa ko. Ngayon, binabago ko na naman. Mapakita ko sa inyo, guys. So, yan. Dati, si chiller, doon ko nilagay sa likuran, diba? So, kaya nilipat ko na naman siya dyan. So, kung mapapansin niyo, dito yung ating loto outlet. Doon dati yung lutuan ko ng fishball kikiam. So, dito na ako magluluto-luto. So, ayan yung loto. Ito yung tindahan sa nilipat ko na si chiller. Panalinisan yan. Mayroon pang mga bakanti-bakanti, ano. So, unti-unti natin. Tapos ito, kaya bakanti yan, mayroon akong ahinting darating bukas. Yan. Sa, ano yan, Nestle. Ayan, so, konti pa lang yan nandyan. So, yan yung ano. Mamaya, may Milites Kadiwa ng mga pang-stocks natin dyan. And of course, yung bigas, dito natin ilalagay. Okay. Dyan ilalagay yung bigas. Ito yung magiging timbangan natin. And of course, yung ating bilis piment. Okay. So, dito ko ilagay yung itlog. May itlog akong darating mamaya. So, dito yung mga putol-putol kong kape. Ito, of course, yan yung... Dito yung mga sabit-sabit ko mamaya. Kasi may mga tuyo, bibili ako. So, ito yung mga citrulla section natin. So, ganda na naman ang ginawa ko. Hindi ako namili, guys, ng mga ganito. Mga luma ko to. Na nandun lang sa likuran din na nagagamit. Okay. So, yan. Of course, dito... Yan, kailangan kitang-kita kasi siyempre mga tao, yan ang mabenta eh, no? Yan ang mga mabenta, kaya yan ang binili natin. Okay. Yan. Diyan ko nilalagay. And of course, dito yung ating mga drinks or mga ladies drinks. Ating mga alak. Diyan ko siya nilagay. Okay. So, dito yung ating mga noodles. Diyan ko pinaglalagay. Para katapan. So, yung non-food na naman yung baba. So, mga pagkain yan sa taas. Mapapansin nyo pala, dun wala pang laman. So, di ko pa alam kung anong lalagay ko dyan. Kung ano na lang yung mga pwedeng lalagay natin, ano. Yan. So, ito yung ating ano nilalagay ko. Ayoko na magsabit-sabit dati kasi sabit-sabit ako. Ayan. Kaya ngayon, hindi ko na siya sasabit. So, dito yung isang... Ito yung ref ko. Dito pa yung ating... Wala na ding laman tong ano sa Bumref kasi nilipat ko. Wala pa rin yung mga Red Horse kasi di pa nag-deliver. So, ito, walang laman po. Ano yan? Mga ulam-ulam. So, dito. Dito ko nilalagay ang mga... Siya yung sinasabi ko sa inyo, guys, na masasarap na product ng Food Crafters. Okay. So, Food Crafters yan. Ang paborito ng mga nanay katuwang sa... anak buhay at pagpapabaon ng mga anak. Okay, so puno iyan ng mga Food Crafters products. So meron tayo ditong Tender Juicy. Mamaya dadagdagan ko yan. Tsaka wala akong tusino kasi walang tusino nga nadala ako kahapon. Ayan. Okay, so yun guys, ang si-share ko sa inyo. Para alam nyo, hindi naman masama kung meron tayong mga kaibigan na kung pwedeng medyo kakaano tayo ng pagdagdag puhunan natin para ang tindahan natin ay mapalago natin. So, huwag tayong matakot. Kung sa mga gusto namang mangutang ng ano din talaga, make sure talagang para sa tindahan na ilagay nyo. Kasi, syempre, pag nangungutang ka, lalo na sa mga banko, pag nag-loan ka, may interest yun, di ba? So, kahit maliit ang interest, pag nagkamali ka doon, ako ang laki ng penalty nila. Kaya kailangan, i-ano mo, ilagay mo sa negosyo. Kaya tama yung sinabi ni boss sa akin, yung husband ni Ma'am Shiluchi Vlog, na pag mag, yung may puhunan, ipuhunan. Huwag mong ipapagawa ng ganito, ibili ng mga, kumbaga ang mga unwanted naman talaga, yun ang bibilhin mo. So, paano ka, saan ka kukuha ng pambayad kung wala ka ng ibang source of income, kundi ito lang, tapos hindi mo ilalagay dito. So, talagang dapat, kung magninegosyo ka, kung mag-loan ka or may magpapahiram ng puhunan, ilagay mo, ipuhunan talaga. So, ganun ang dapat gawin. Sa mga nagtanong nga pala, mayroon dyan ako no, kung paano ko daw inumpisahan or paano ba ako unti-unting
paano ba ang unti-unti kong ginagawa para lang makabangon. So, yun nga ang advice ko, na kung meron kayong kaibigan or meron kayong bangko na kaya nyong lapitan, so pwede nyo doon itry na manghiram para makapag ano ulit kayo. Kasi kung talagang wala, at isipin mo paano ba yan, hindi ako makapagtinda dahil wala nang laman tindahan ko o wala akong puhunan. So, kailangan gumawa ng paraan, mag-isip-isip ng paraan at huwag sumuko. Kasi sabi ko nga, ako di ba bumagsak, nagkaroon ng maling desisyon. So, wala, nandito na eh. Kung kailangan, patuloy. Kasi kung hindi tayo magpapatuloy, lalong mapupunta sa wala yung ating sari-sari story, di ba? Itong ilang taon mong pinaghihirapan. So, yun, kailangan patuloy lang, huwag sumuko, kailangan lalong sipagan. Kung dati masipag ka ng times 2, gawin mo ng times 4 ngayon, di ba? Para lang talagang ano. So, ito na yung time na sinasabi pag negosyante ka, hindi ka lang nag-work ng 8 hours, minsan 12 hours, kung kaya pang magawing 20 hours, kung 4 hours na lang yung tulog mo, no, sa loob ng 24 oras. Pwedeng gawin yun kung paraan. Kasi ginagawa talaga yun ng mga taong may pangarap sa buhay, yung mga negosyante. Halos dinas na natutulong. So, yan ang mga natutunan din natin sa kakapanood, kakapakinig sa mga sinishare ng ibang mga vlogger, mga ibang mga financial coach nagtuturo na kapag ka nasa negosyo ka, kailangan tutupan, bigyan mo panahon, kailangan talagang gawin mo yung lahat hanggat maaari nga talagang hindi mo halos itulog. Pero kung ayun yung sinasabi ko guys, ako ganun ang ginagawa ko before, pero ang nangyari is nagkakasakit ako, ang hirap po ang nangyari no sa akin. So hindi naman lingit sa kaalaman, sinishare ko na nagkaroon ako ng sakit ng guitar. So ngayon, awa ng Diyos, okay na tayo kahit papano. Very thankful ako kasi kahit papano nabayaran ko yung pinagkakautangan ko. So, yan. Kailangan sa ngayon, kayod ulit. So, patuloy pa rin ako sa pagtitinda ng aking milkshake habang medyo maalinsangan pa rin ang panahon. Of course, yung ating fries, ang ating mga palindang, ano, tuloy-tuloy pa rin tayo. Hindi natin ititigil yun, ano. So, business as usual. So, kayod pa rin. Kaya, hanggang dito lang muna guys ang share ko sa inyo. At sana makakapag-inspired ako sa lahat ng mga nagtayo ng sari-sari store na talagang pinagdaanan na yung mga pagsubok, ano, yung mga struggles nila, na huwag tayong sumuko. Laban lang. At saka, huwag panghinaan ng loob. Basta importante is lagi tayong nagpapasalamat, lagi tayong nagpipray na kung ano man yung mga gusto natin. Kasi talagang ibibigay talaga ni Lord yan sa inyo. Kaya patuloy lang at huwag matakot. So, lakasan ang loob. Ano lang. So, hope to see you again guys sa mga kasunod ko pong mga videos. Bye!